Itinagi po ng National Security Council at ilang pang ahensya na may kasunduan ang Administrasyong Marcos Jr. sa China tungkol sa Ayungin Show. Kaugnayan yan, at iba pang issue sa West Philippine Sea, makaparayan po natin si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Magandang umaga po! Yes, magandang umaga, Igat. Magandang umaga po sa lahat natin. Kasubaybay. Ano raw po ang paliwanag ng Chinese Ambassador na si Wang Xilian tungkol dito sa sinasabing kasunduan? Well, meron silang paratang na di umano may kausap sila sa Philippine government under this administration na siyang ipagkasundo daw. Pero maliwanag po ang posisyon ng ating pamahalaan na walang sino man na opisyal ng gobyerno ang pwede makipag-usap sa People's Republic of China na walang authorization mula sa ating Pangulo. So ang sinasabi po namin sa National Security Council, kung sino man ito kausap ng China, hindi po ito otorosado. Low ranking most probably. And ang position po ng Pilipinas ay hindi po tayo makikipag-usap kung hindi natin maipaglalaban ang ating interes. At kahit anumang kasutuan ay labag po yan sa interes ng ating bansa. Eh nababanggit din po na parang inaprubahan daw ng NSC ito. So anong fake news dito? Well, Egan, ang mahirap kasi dito, one side lang naman na nagsasalita dito. Oo. No? Ibig sabihin, it is just the version of one party. No? Para magkaroon po ng kasunduan, both sides must come to some sort of agreement. Kung yung nakikipag-usap sa China ay wala namang otorisasyon mula sa ating pamahalaan, ibig sabihin, walang kasunduan na nalabag. So, Para po sa amin, itong pag-uusap tungkol sa mga kasunduang ito, as mentioned by National Security Advisor Eduardo Anyo, this is absurd, preposterous, and ludicrous. Opo. Sino ho ba pinagmulan nitong sabi, new model daw ng kasunduan na ito? Well, China. Ito pong embassy ng China. Yun nga eh. Gumawa sila ng chat group kasama yung mga members of the media. At doon sa chat group na yun, sila ang nagtatanong ng questions. Sila din ang sumasagot. At yung mga tanong nila, lahat leading questions. At on the basis of the leading question, sasagot sila, post na doon sa chat group na yon, yung mga members naman of the media na nandun will react, will ask comment from government. Ito yung kanilang paraan para lumabas yung naratibo nila. Mm-hmm. Pero hindi naman tanong yun ng media. Tanong yun nila na sila din ang sumagot. Okay. Pero yung una pong sinasabing secret agreement naman nung panahon ng Duterte administration, iimbisigahan na po ito ng Senado, yung gentleman's agreement na yan. Kayo, ba may ginagawa na rin imbisigasyon dyan? Mahirap po sa amin sa National Security Council na mag-imbestiga dito dahil ito po ay may kinalaman sa nakaraang administrasyon. Yes. So, kami po ay naupo lang naman dito last year nung naitalaga si National Security Advisor Eduardo Anyo as National Security Advisor. So, hindi po kami pwede mag-investiga nito. And siguro, karapatan naman yan ng legislatura, ng Kongreso, kung gusto nilang mag-investiga as equal branch of government. Doon naman sa Kamara, meron mong kayong magtayo ng lighthouse sa Ayungin Shoal. Anong reaction dito ng NSC? Meron pong ilinagay na pondo ang pagkakaintindi ko, may ilinagay na pondo sa General Appropriations Act ngayong taon ang Kongreso for the Development of Ayungin Shoal. No? Mm-hmm. So, ibig po sabihin, batas po yan. That is the will of Congress na magkaroon tayo ng structure doon, maliban doon sa BRP Sierra Madre. Opo, opo. So, wala pong magagawa ang ating gobyerno kundi sundin kung ano man yung nakasaad sa General Appropriations Act. Opo. Doon sa issue po ng durog na corals na itinambak sa Sandy case, no? Sabi, posible itong magamit para baligtarin ng 2016 arbitral ruling? Yes. Ganito po kasi yan. Nagkaroon ang arbitral ruling ng definitive classification ng mga islands na nandoon. At sabi nung arbitral tribunal, yung mga islang gaya nung Pag-asa case, hindi sila islands per se, no? They are, kung di ako nagkakamali, high tide elevations or features lamang. Hindi entitled to
maritime entitlements, no? Opo. Ngayon, ang ginagawa ng China ay binabago niya yung physical features ng Pag-asa Sandi Cay 1, 2, and 3. Ginagawa niyang artificial island, gaya ng ginawa niya doon sa ibang islands na occupied niya, gaya ng Mischief Reef, no? So, pag nabago mo yung topografiya o physical features ng mga islands na ito, nagkakaroon to ng entitlement na hindi maganda para sa atin dahil pasok sa Pag-asa Island ang Pag-asa Case 1, 2, and 3. Pasok yan sa 12 nautical miles territorial zone. Opo. So, according to Justice Carpio, ang gustong gawin ng China dito, ipaguhin yung physical features para guluhin yung naging desisyon ng arbitral tribunal in favor of the Philippines. Kasi binabago nga niya yung physical features ng mga isla doon. Ah, mukhang na art of war tayo. Ingat po, maraming salamat National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Salamat. Maraming salamat din, patpabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.